Anyway, so thank you very much, Mai, for your introduction at saka siyempre kay Sir Rudolph. Napakagaling ng explanation ni Sir Rudolph about the product. Ano, sabi ko nga, kung makikinig lang siyang makikinig lang ang ating mga nag-a-attend sa Zoom, hindi na sila magtatanong sa akin kasi na-explain na ni Sir Rudolph maigi kanina. Well, anyway, I would just like to make regarding yung what is integrative medicine, ano, for those who are new, na bago pa lang. So integrative medicine is combination, no? It integrates yung traditional medicine, yung mga traditional Chinese medicine, that means yung paggamit ng meridians, yung paggamit ng mga chakras, ano, yung energy, so yan. And then ginagamit din yung ina-apply ko din naman yung Western medicine, yun yung palliative medicine na sinasabi natin. Binibigyan natin ng gamot. So kung kinakailangan natin silang i-assess through laboratory, papasit yung mga x-rays and ultrasound. And then kung maia-apply ko yung traditional medicine, ginagawa ko yun. So nung makita ko itong iTerra, ano, it's very good, ano, very good sa practice ko. Kasi ang iTerra is a combination of the East. Yung siyempre, di ba, kaya natin may mga meridians, may mga chakras din tayo, ano, and then yung technology ng terahertz, quantum, and the optical core. So, very good na very good talaga ang quantum. So, very applicable. Kaya ako'y believe na believe sa paggamit ko ng iTerra sa aking clinic. Well, anyway, so, this is a disclaimer lang, ano, sabi nga natin, although it is called the magic wand, the miracle wand, ano, pero it is not a medical device, please lang, ano. So we do not expect na, at saka sabi ko nga, iba-iba ng tao, iba-iba rin ng reaction. So merong iba na imbis na gumanda daw sila, sumasama pakiramdam, or after some time, nagkakaroon sila ng mga parang yung symptoms na hindi nila gusto. Parang ang ano nila is, ay parang lalong sumama. So meron tayong tinatawag ng mga detox symptoms o yung healing crisis. So please, ano, dapat naiintindihan nyo kung anong ibig sabihin po nun. Well, anyway, isa pa, kasi ang dami nating laging nagtatanong tungkol sa diabetes. Ano, so magbigay lang ako ng konting information. So diabetes is a metabolic disease. Ito po yung pagtaas ng blood sugar sa dugo. Okay, so blood sugar. So, dalawa ang klase ng diabetes. Isa yung type 1. Yung type 1, ibig sabihin yun sa mga bata-bata. Ano? Sila yung, kasi kokonti ang insulin nila o halos wala. So, sila yung nangangailangan ng insulin. So, kanta ko siya, insulin dependent. So, yung nagtuturok ng insulin. Pag mga adult naman, usually ang tawag natin sa klaan, ang cause nun ay yung insulin resistance. So, sila naman yung may insulin sa katawan, pero hindi naman ginagamit ng cells yung glucose nila, ano, kasi yung ano tawag natin yung insulin nando doon, pero hindi mabuksan yung cells para magamit ng ating mga ng ating katawan. So ano ba ang nagiging dahilan ng diabetes? Siyempre sabi nga natin yung lifestyle, kasi ang diabetes is a lifestyle disease. So una, siyempre tayo kain tayo ng kain ng mga kung ano inaabuso natin. And then pag minsan nag-o-overeating, yun daw ang number one, ano, yung overeating, kasi dapat ang katawan natin nagpapahinga din. Pangalawa, hindi tayo nag-exercise, di ba? Tayo ngayon puro dahil nga may laptop na, ang ating halos ngayon lahat automated na, ano, pipindutin mo na lang, di ba? Puro ganun ngayon. So kaya dumadami. Ngayon ay di kaya ko nabanggit ang diabetes, kasi ang diabetes maraming complications. So it starts from head to foot. Okay, sa head, ano, pwede kang ma-stroke. Sa mata, pwede kang mabulag, yung retinopathy. Tapos pwedeng sa puso, magkaroon ka ng heart attack. Tapos sa paa, di ba, kaya yung iba napuputol ang paa kasi nagkakaroon sila ng sugat, nagkakaroon sila ng neuropathies, nangingimi yung paa nila, may sugat na pa sila, hindi pa rin nila nararamdaman. And then yung isa, ito, yung maraming nagtatanong sa atin, chronic kidney disease. Ano? Sila yung nagda-dialysis. Isa yan doon sa mga medyo, sabi ko nga, panakot ko yan sa mga pasyente. Ano? Pagka kayo may chronic kidney disease, tapos na. Bakit? Kasi unang-una, pahihirapan ang may katawan.
pahirapan ang bulsa ninyo, pahirapan ang inyong relatives, di ba? Alam niyo naman, yung mga nagkakaroon ng dialysis, talagang sobrang-sobrang pahirap. Ano nga doon, ang term nga doon is, it's not prolonging your life, it's prolonging your agony. So let's go ahead na sa ating clan. Ano? So next time siguro, magbigay din ako ng konting information sa chronic kidney disease naman. So isa-isa lang, ano? Para at least yung mga nagtatanong, yung mga nag-a-attend sa atin, magkaroon siya ilang idea, ano ba yung chronic kidney disease na yan. So later on, stroke man, ano, yung mga ganun ba, i-discuss natin yan. Paisa-isa, okay? So pag may time. So let's go ahead sa Q&A na. Wow, I love that, Doc. Sorry ha, hindi ko na masagot kanina yung ano, yung nasa chat box natin ha. Opo. We love that, Doc, na magkaroon kayo ng information ano, per illness. So ngayon, yes, diabetes, oh. And next week, we're looking forward naman for the CKD or yung chronic kidney disease. Kasi right now, ang dami na pong dialysis centers, no? Para na pong, yes, mushroom. Ibig lang, yes, pong sabihin, no, na marami na po talagang nagkakasakit ng, yes, kidney diseases. Oh. No? So that would be very helpful, Doc. So we will look forward to that next week. Ayan. So maraming salamat, Doc, for that. So before we start our Q&A, kasi po, no, syempre gusto na po natin na matapos talaga tayo ng 10 o'clock na. Kasi even the recording, kasi sobrang tagal natin, sobrang haba po, nahirapan po talaga kami sa recording last week. So we will make sure lang po na to make this very systematic. Dalawang questions lang po, dapat po direct medical question please to Dr. Ibay, and as much as possible, uunahin po natin yung mga naka-raise na hands at mag-turn on po ng kanilang video. Tapos po, later on, we will answer yung mga nasa chat box po. Alright, pero please make sure po na dalawa lang na direct question. I will be really forced na i-stop po kayo. Pasensya na po ngayon pa lang. Manghihingi po ako ng paumanhin if I'm going to cut you po. So that we can serve the... Ngayon po is 126 na po tayo in this room. So we would like to give honor to their time as well. Alright, so please give me a thumbs up po. A thumbs up kung okay po sa inyo yung agreement natin. Thumbs up please. Maraming salamat po. Just say yes or number one para po malaman ko kung okay po kayo. Alright, thumbs up. Maraming salamat, Ms. Christy. Alright, so we will now start our Q&A. Maraming salamat, Ms. Lilibet, para po sa mga nagta-thumbs up. So, alright, we will start from Ms. Christy. Ms. Christy, you can now turn on your video and unmute yourself, please. Thank you. Go ahead, ma'am. You can now unmute yourself. Yeah. Hello po. Good evening po. Hello. Hello, ma'am. Doc Ibay po. Rosie, ma'am Rosie, sorry. Okay po. Ang question ko lang po, Doc, is regarding po sa implants, let's say po kung meron po sa silicone sa nose and sa breast po, mm-hmm, I understand na hindi po pwedeng direct ang blowing natin sa implant itself. Yes. Mm-hmm. Safe po ba yun if we will, let's say, sa back po, kasi sa back ang blowing, ang query ko po is nagpe-penetrate po ang terahertz ng 10 to 20 to 30 centimeter. Yes, okay. Okay lang yon. Ano? Kasi ganito, silicone naman is not a very yung not metal. Ano? So if ever na magkakaroon siya ng isa at back of the head, hindi although nagpe-penetrate siya, hindi naman siya dumaapektuhan. Let's say hindi naman siya ma-deform or what. Ano, hindi naman. So gawin na lang natin siguro is keep it mga at least 10 inches away from the back, sa back of the head. So at least kung mag-penetrate man siya, may konting-konti na lang ang ano. So hindi naaabutan yung to be safe. Pero ako, I honestly, opinion ko, hindi naman maapektuhan yung silicone man yun. Hindi maapektuhan masyado yun. Okay po. And
Doc, one more thing po. Yung pong pulmonary embolism po at saka vitiligo, mga ilang minutes po kaya ang blowing, maximum blowing sa affected area po? Sa pulmonary embolism, siguro 15 minutes will do. 15 minutes will do. Ano? So, pero anong maximum 15 minutes, 2 times a day, pwede na. And then sa vitiligo, 15 minutes in daily, pero matagal ang vitiligo. Medyo matagal. Tagain nyo lang. Pero we have testimonies na ang vitiligo naayos ang vitiligo because it's loss of pigment sa skin kaya matagal 'yon ano. Apo. Daily po, once a day po. Yes, daily. Okay. 2 times a day. Okay. 2 times a day po. Okay. Thank you very much, Doc and Mama. Okay, God bless. Christy. Okay, bye-bye. Thank you so much, Miss Christy. Next is Miss Melba Solon. Miss Melba, you can now unmute yourself po. Miss Melba. Nag-echo po kayo, Miss Melba. Hello, good evening po. Good evening, ma'am. Good evening. Ay, tatanong lang po ako kay Dr. Ibay po. Meron po ako anak ng pamangkin ko kung pwede po siya sa 4 years old na may pancreas type A po. So, operated 3 years ago. Kung pwede po. Pakiulit, medyo nag-ano kanina. Medyo may... Choledocalcis po, type A. 4 years old. Pero 2 years ago, na-operahan siya. Ulit na yun. So, maingay, maingay. Miss Melba, can you check po? Miss Melba, can you check po kung meron po kayong electric fan dyan? Kasi parang meron po humahangin. Yes, sorry. Choledocalcis po. Pero so, na-operahan na siya. 2 years ago. 4 years old. Opo. Na-operahan na siya. Okay. So, opo, ang iyong... Opo, so, ang question mo is... Kung pwede. Na, kung pwede po sa i-blower, kung saang parte. Sa isang, pwede naman. So, kasi 4 years old pa lang, medyo shorten lang ang kanyang... Igawin mo rin ang basic protocol, pero madali lang. Let's say 30 seconds lang. Okay, ano? Okay. And then doon sa part ng kanyang liver, kasi colorectal siya, di sa may ano, ng gallbladder yan, o yung pan. So, i-blow mo doon sa may part ng liver. Siguro mga 5 minutes lang, 2 times a day, pwede yun. Ah, okay. Sige po. Okay. Eh, isa na lang po, yung meron po akong naalagaan na COPD siya, pero na-stroke, in GTs. So ang patient ang family ng patient imainit na yung likod tapos painitan pa daw. Sabi ko shorten lang ng time. Okay. So walang problema 'yan kahit painitan ang likod. Ano? So ibig sabihin ang concern nila is laging nakahiga yung patiente, siyempre ano. Kasi bedridden na ba siya? Oo, bedridden na po. O ang concern nila yung NGT. Hindi naman. Kasi mainit na daw, mainitan pa. Sabi ko, ipatatagilid nyo. So, palamigin nyo muna sa kanet na i-blower. Yes, kasi pagka bedridden ang pasyente, dapat yung tiniturn from side to side. So, unang-una, para ma-prevent ang bed sores. Mm-hmm. Pangalawa, para hindi rin nag-iinit ang likod. Then, so gamitan nilang ng foam, yung parabang yung egg, anong tawag na, yung parang foam na yan ang ginagamit. Para hindi masyado mag-init. Okay. Okay, sige. Yan lang po. Thank you so much. Okay, welcome, Melba. Thank you, Miss Melba. Next is Miss Wilma, astrologo. Ma'am Wilma, you can now unmute yourself po. Miss Wilma Astrologo, you can now unmute yourself, ma'am. Go ahead po. All right. Go ahead, ma'am. Ma'am, you are already unmuted. Ako lang ba ang walang naririnig?
Wala ako din, wala din. Ah, okay. So meron po yatang problem sa audio niya si Ma'am Wilma. Ma'am, is it okay po? Balikan ko na lang po kayo in a bit. Amunahin po muna natin si Miss Mirna. Ma'am Mirna, you may now unmute yourself po. Yes, good evening po. Good evening, Mirna. Doc, concerning yes. lang po sa bayo ko, he has stage 4 colon cancer. Tapos nagkaroon na rin po siya na na-opera na rin po siya last year. Tapos pagpasok po ng taon ay nag-chemotherapy. Pero we found out na mas lumaki pa yung bukol. At the same time po, Doc, nagda-dialysis din siya. So, last week, nag-decide na po siyang lumabas ng hospital. So, gusto ko pong i-offer talaga yung itera. So, hindi ko po alam kung saan ibu-blow kasi yung butas po ng puwerta niya, so naka-close na po siya. So, may lumalabas na rin pong bukol. Tapos, lately po ay nahirapan na po siyang umihi. Kasi sabi ng doctor, although hindi na po siya sinitiskan, ang findings po ng doctor, it's either pati yung pantog niya ay baka affected na rin ng bukol. So ano po ang pwede nating, ano po ang pwedeng gawin? Okay, with so medyo marami po. Na rin multi-organs na ang kanyang yes. pa-involved, ano, affected. Yes, so ganito, it's very important gawin yung protocol, ano, the basic protocol. And yes, then, po. Kasi nga, almost anong organs niya affected na. So, advice ko na lang, yung basic protocol, and then, concentrate sa, ano, sa spine, para spine. Sa kanyang bone marrow, ano, spine. Then, siguro, tigpa 5 minutes dun sa kanyang, yung abdominal area, tapos mayroon na rin siyang, sa likod niya, kasi may, nag-undergo ng dialysis, yung lower back niya, ano, another 5 to 10 minutes. Then another, may lung metastasis na ba? Meron Opo. Na rin? Opo. Oo, di chache. So, parang ganito na lang. Parang i-blow mo na lang ng yung all over his body. Para i-blow Opo. Mo lang, para pinapadaanan mo lang ganun. Pero concentrate more on the sa spine. Kasi sa alam spine. Mo naman, pagka yung condition niya is really parang sabi nga natin. Nahirapan na rin po siyang tumayo kasi Doc. Oh, yung last Doc, yung puwet niya kasi may bukol na rin kasing lumalabas. Pwede po ba yung sa parte ng puwet i-blow din? Pwede rin. Pwede rin. Opo. Tapos yung water intake po, kasi di ba dialysis patient si po. Na siya. Opo. So pwede pa rin po yung one glass or... Hindi, lesser na. So ano bang... Lesser. Ano lang kanyang recommended ng kanyang doctor nung sa CKD niya. So ganoon na lang yung total na yun na lang yung charge water, yun na lang ang painom mo sa kanya. Kahit Apo. Hindi na yung eksaktong one glass before or one glass Apo, after. Apo. Kung i-divide mo na lang sa Apo. Maghapon yung kanyang fluids. Ah sige po Doc. Ayun lang po. Maraming salamat okay, po. Mirna. Okay, Mirna, welcome Mirna. Thank you Miss Mirna. Next is Mr. Carlos Maliari. Sir Carlos, go ahead. Please unmute yourself po. Hello. All right. Hello. Sir Carlos, go ahead. Hello, good evening po. Good evening, Carlos. Yes, tatanong ko lang ngayon yung pag-blow sa mga diabetic patients. Saan parting unang sa parting liver ba doon i-blow? Okay. So kasi okay, kanina kasi I was a while ago earlier. So nagmagbigay ako ng konting info sa diabetes, okay? So ang diabetes type 2 kung elderly na yan, ang problema kasi nila ay sila ay may insulin resistance. Although ang main area or main organ na involved sa diabetes is pancreas kasi yun ang nagsisecrete ng insulin. Pero ang problema nga is
it's not the production of insulin by the pancreas, ano? It's the it's the insulin resistance. At ang insulin resistance, it's all over the body. It's all over ano sa ating katawan 'yon, ano? So ang protocol na ay gagawin natin kasi meron tayong sinasabing guide. Well, remind ko lang ano, yung mga guides na 'yon, pwede niyong sundin 'yon kasi yung nakita kong guide pag sa diabetes ay diyan nga sa may part ng liver kasi ang although ang pancreas ay nasa midsection ano nasa ano ng stomach, so pwedeng yung basic protocol napaka-importante yan, and then siguro di-stimulate mo din yung kanyang pancreas sa midsection, sa mid epigastric area, yung sikmura na sinasabi, ano, then all over the body na rin kasi yun na nga eh, although nung una re-recommend ko is yung pancreas because pancreas ay nagsisecrete, pero as I have talaga dito ano na ang talagang main problem is insulin resistant, so hindi na rin okay din na i-ano mo yung pancreas niya, pero it's all over the body kaya napaka-importante sa diabetes is yung basic protocol. I-ano niyo ng 30 minutes yung basic protocol kasi it covers the whole body na eh pag ginawa mo yung basic protocol, di ba? Oh, okay. Kabaan nyo, gawin yung 30 minutes, gawin yung 2 minutes per point, yung per point ba ang tawag natin doon? O per point nga, di ba 10 points yun? 2 minutes, oh, yes, gawin yung 2 minutes. Okay. Sa ano rin o eh, na-observe ko rin o yung ano eh, yung sa buo. Kaya lang, bine-verify ko lang o dahil kayo po eh, doktor. Although, sa experience ko, nare-regulate yung blood sugar do sa mga nagamitan ko ng ano eh nung basic protocol. And then please remind ko lang yung ano. Okay. Yung blood sugar nila. Okay, good ano. Pero I would just like to remind ha kasi nga ang diabetes is a lifestyle disease. So unang-una kung yung pasyente mo is don't rely lang sa itera. Kasi dapat pati yung food intake niya nakokontrol niya. At syempre, may exercise. Kasama dapat yun. Ano, parang holistic. Dapat maging holistic tayo. Hindi yung basta, wala, i-ano lang kita ng itera, tapos na. Syempre, i-ano ninyo, advice nyo rin sila ng kanilang food intake at saka may exercise dapat. Lifestyle ang tawag natin. Ano? Oo. Okay po. Maraming salamat po, Doc. Okay, sige. Okay, welcome. Thank you po. Bye-bye. Thank you, Sir Carlos. All right. Thank you rin po. Yeah. Miss Claudette, you're next. Claudette Laparan. Go ahead po. Good evening po. Good evening, Claudette. Yes po, Doc. Good evening po. Doc, itatanong ko lang po. Kasi meron pong, yung kapitbahay po namin kasi, yung kanyang hipag, meron pong acute leukemia. Ngayon po, nagkapintuhan kami. Pinunta namin sa Pampanga last Monday po. Eh, bawal po naman kaming pumasok sa hospital kasi nga po naka-confine. Bali, kasama ko po yung upline ko. Ibinigay na lang po namin yung instruction doon sa brother-in-law niya at saka yung asawa niya. Eh, ngayon po, kanina, kinumusta ko kung kamusta na po yung kanyang sister-in-law kasi 40 years old lang po. Batang bata. Kaya ang sabi po nung bayaw niya na kapitbahay ko, ngayon daw pong araw na to, umihi na daw po ng dugo maghapon. Bakit kaya, Dok? Anong dahilan? Umihi na. Bakit dati po. Ay ng dugo. Dugo po, dugo. Anong... Umihi po ng dugo nitong maghapon. Dugo na daw po ang inihi. Ang ihi niya. Ang inihi. Pero dati anong case nga ito? Ano, sorry? Leukemia. Okay, acute sige. Leukemia po. Ilang beses na ba siyang na itera? Bali, nung Monday po nang sinadya po talaga namin sa Pampanga eh. Nung Lunes po, nagpunta kami pero sabi ni husband niya, kasi naka-confine niya po, i-apply daw niya pag wala yung doktor, sa gabi daw po niya, kasi bawal din po kasi, unethical yata po yun eh. Baka hindi po maano. So sabi naman nung bayaw niya,
yung kapatid nung asawa niya, kausap po kanina, ano naman daw po, inaitira daw ng gabi nung Lunes, tapos tuloy-tuloy po. Kailan po kaninang umaga daw, umihin ano na siya ng tuloy-tuloy? Ano yung sabihin ng tuloy-tuloy? Ibig po sabihin, araw-araw po inaitira. Kasi po ano po yung binigay ng instruction, sinunod naman daw po yun, Doc. Okay, paano bang instructions na binigay? How many minutes? Kasi nag-strike pa lang, ano? Dapat ay hindi agad yung pa-follow yung 2 minutes per, yung 30 minutes na protocol. And then, ano? Kasi, sabi nga natin, ano? I cannot totally say na gawa ng pag-aitera yung pag-ihina ng jugo. Alam niyo mga pag may leukemia, may problema na siya sa blood. Yes, so, po. Baka incidentally lang na nag-aitera siya. Pero talagang may... Hello, Doc? Meron na siyang ilalabas na ganun. Kasi ang pag-problema sa leukemia... Hello? Opo, yes, narinig mo ko? Opo, narinig ko kayo, Doc. Okay. Kasi ang leukemia is cancer of the blood. Okay? Yes, cancer of the blood. Hindi naman, kumbaga, masasabi natin na yung isa o dalawang application agad ng Itera, magkakaroon ng kung yung detoxification ba, yung healing crisis ba. Parang sa akin, hindi pa. Ano, hindi pa. Hindi naman ganun magiging result noon. So, maaring part na ng complication, yun ang kanyang leukemia. It so happened lang na siya ay nag-Itera. So, ang gawin na lang siguro kamo, okay, if ever, huwag niya munang, stop na lang muna niya yung Itera, painumin na lang muna ng charged water na lang muna. So para at least, kumbaga, hindi nila i-attribute o ang sasabihin nila, ay kasi kung nag-Itera, tsaka nagkaganon. Pero I don't think na gawa ng Itera yung panayon. Ano, yung pag-ihi niya ng dugo. It's, maybe it's part talaga nung kanyang, yung kanyang sakit na yung may leukemia. Kasi alam mo naman, cancer of the blood, anything goes. Ano, kaya nga minsan nagdudugo na lang sila bigla or pag minsan bigla. Kasi mahina ng immune system nila. So pwedeng tawag dito. Talagang nagpo-progress na yung pagbi-bleed niya. Kaya ganun. Apo. Tapos isa pa po, may question pa po. Yung brother husband ko po, last September po, inoperahan siya ng gallbladder. Ngayon po, ang sabi ng doktor, yung liver niya, kasi pag square yata, doktor, ang normal daw po, parang oblong. Pero ang liver niya, parang pa-square na, parang ganon, maitim na. Ibig sabihin, damage na po. Inaano ko po siya ng Itera po, yung tamang procedure po natin. Ang tanong ko po, Dok, yun bang sinasabi ng doktor niya na damage na yung liver niya, pwede pang pumalik sa normal pag ituloy-tuloy ko lang. Okay, sige. Okay, sige. Thank you. So most likely yung sinasabing damage na yung liver niya, yun yung tinatawag natin kasi nag-start yan yung sinasabi nating yung fatty liver. Ano? Kaya yung may mga fatty liver, medyo ingat-ingat din. So pag nagkaroon ng fatty liver, magkakaroon na ng ang tawag dito, yung hepatic steatosis kung tawagin. Then, pupunta na yan sa liver cirrhosis. Most likely, liver cirrhosis na yung kanyang condition. And liver cirrhosis, medyo sabi na damage na yung liver niya. Although, sabi nga natin, ang liver, pwedeng mag-regenerate yan. Ano? Kaya nga, ang liver, yan yung isang organ na pwedeng i-transplant din. So, ganito na lang. Ano? So, wala namang masama na ituloy i- basta gamit, sabi nga natin just blow it. So if blow mo yung liver area niya ng 15 minutes 2 times a day, then painumin nyo ng charged water. In time, obserbahan ninyo. Alam mo, sabi nga natin, kaya nga tawag natin sa Itera is a magic wand. Ano, pwedeng magkaroon siya ng... Okay. Gamitin nyo lang. Pero dapat kasi merong ano din yan. Tawag dito, may supplements din. Meron mga... binigay din ang kanyang doktor para i-supplement dun sa kanyang para maging ano ulit. Kasi may binibigay tayo yan, tawag natin phospholipids, ano? Yun yung mga tulad nung binibigay sa liver para parang vitamins sa liver ang tawag. Yung mga phospholipids kung tawagin. Pero Itera can help. Apo. Sige po, Doc. Maraming salamat po. Okay, sige. Okay, oo. Yes, it can definitely help po.
All right. Next is Miss Annie. Miss Annie G. Piedraverde. You can now unmute yourself, ma'am. Go ahead po. Hello? Hello? Yes, Annie. Good evening. Doc, I would just like to ask kung mataas yung cholesterol kasi bago lang ako ng laboratory and then mataas yung cholesterol ko. Saan area po ako mag-concentrate na mag-blow? Okay, sige. Ang cholesterol kasi, meron tayo tawag na ano-ano, yung nakukuha sa pagkain, pero konting-konti lang. Ang main organ na nagpo-produce ng cholesterol natin ay ang liver. So kung ikaw ay merong hypercholesterolemia o yung increased lipid ang tawag natin doon is cholesterol lang ba mataas sa'yo? Kasi pag tinetest ang cholesterol, dapat kasama diyan ang SGPT. Ang HDL. No, HDL. HDL yung LDL. Yung VLDL. Oo. Dapat kasama yon. Kasi high cholesterol per se, hindi walang bali yon. Ano? Ang tinitignan natin din yung HDL at LDL. Well, anyway, ang cholesterol ay pinuproduce ng liver natin. So, kung may problema ka sa cholesterol, you can blow your liver, sa liver area, ano? Yung right upper quadrant, yung just beneath the ribs. Beneath, ano? Sa ilalim ng lower ribs natin. Blow no, that. 15 minutes, 2 times a day. And then, siyempre, isang advice din natin dyan. Kasi ngayon, holistic. Watch din kung anong kinakain. At alam mo ba ang nagpapataas ng cholesterol? Though, hindi lahat pa rin ay agree with this, ano? Pero it was proven, may scientific studies na, researches na, ang nagpapataas ng cholesterol is too much carbohydrate. Kaya yung pag may too much carbohydrate ka, it will also cause fatty liver. Yeah. So dapat hindi pa yan yung ano. Hindi yung mantika, hindi yung taba. Ano? Okay. Kaya yung dietary cholesterol is only ilang percent, 10% lang yan nung yung ating serum cholesterol na sinasabi. So sabi nga before, yun nga ang sinasabi nila, di ba? Kami mga doktor, meron kaming food, may guide kami so ito yung mga pagkain na dapat mong iwasan. Ito yung dapat na hindi mo ba mataas ang cholesterol, pwede mong kainin. Pero it turned out na hindi pala yun. Kasi nga ang diet cholesterol. Kaya ngayon, hindi na nagbibigay ang mga doktor nung, ayaw ko, kung meron pa rin. Hindi na kami nagbibigay nung guide para nung araw, ang itlog. Sabi daw, masama dahil mataas ang cholesterol, lalo ng egg whip. Hindi naman pala siya masama. Although may cholesterol siya, pero hindi siya yung nagpo-produce ng yung kinatatakutan natin na para magpo-produce ng mga problema sa arteries, sa hypertension, yung problema sa puso. So yun yon. Okay, Doc. Copy. So makakatulong din po ba yung intermittent fasting and then mag-walking? Yes. Pwede. Pero before you go into intermittent fasting, dapat mag-aral ka muna ng yung low carb, yung liberal na low carb. Ibig sabihin nun, hindi ka totally magkikito. Dapat mayroon kang carbohydrates. Pero yun naman, siguro, may idea ka na kung anong ibig ko sabihin. Kung yung nabanggit mo intermittent fasting, pero marami ng studies and researches na ang intermittent fasting, malaki ang maitutulong with regards sa cholesterol, fatty liver, and maraming mga kung anong condition. Diabetes din, Okay, Doc. Isa pang question, Doc. Kasi yung sa ultrasound ng hubby ko po is mayroon siyang mild grade 1 fatty liver at saka cholestasis and splenomegaly. Ilang beses ko ba dapat siyang iTera care and then saan din na area ako mag-concentrate after doing the protocol? Yung sa liver area, doon ang i-concentrate mo 15 minutes 2 times a day. Okay. Mm-hmm. So, Doc, yung question ko, at least ngayon alam ko na rin kasi ngayon alam ko na mataas yung cholesterol ko and parang hindi na ako kumakain ng karne, more on fish na talaga ako, Doc, nag-iwas talaga ako and
Gikat ko na rin basta, yung... Basta kumain ka lang ng yung ano, sabi nga eh, yung tama lang. Hindi necessarily na parang no, kumbaga eh, madami ka ng kakainin. Yung tamang kain lang. Okay, Doc. Salamat din, Doc, sa info na at least ngayon alam ko rin na mag-low na rin ako sa intake sa carbohydrates kasi isa din para yan sa cost. Nakakataas ng cholesterol. Yes. Okay. Salamat po sa info, Doc. God salamat, bless. Mamani. Okay. So ngayon po, mag-e-enjoy na kayo. Pwede na kayong kumain ng karne. At sa mga may high cholesterol. Ayan. So carbohydrates pala yung titingnan nating mabuti. Alright. So... next, last but not the least for our Q&A, no, na yung mga naka-raise ang hand, si Miss Mimi Haha Punsalan. Go ahead, ma'am. You can now unmute yourself po. Ma'am, go ahead. Hello. Ayan. Hello. Good evening po. Now, good evening. Good evening, Ismay. Good evening, Doc. Opo, yes, meron po akong ano, meron po akong gustong tulungan. Meron daw po siyang sciatica. Yes. How do I how can I help her? Paano ko po siya ibublo? Okay. Siguro dapat alam mo kung aling side, kung left, kung right, ano, kasi yung sciatica, ang ibig sabihin noon, yung mga nerves na coming from lumbar vertebra 3, 4, 5, at saka sacral vertebra na S1, S2. Yung mga litid na yun, nagsasama-sama yun. Ano? Pababa, pwedeng sa left, pwedeng sa right. Naiipit yung litid. So pag naiipit yung litid na yun, ito yung nagpo-produce ng pain na dire-diretso papunta sa may buttocks niya hanggang sa legs at down to sa papuntang back of the leg niya. Ha? Minsan hanggang talampakan niya abot kasi ganun kahaba yung sciatic nerve. So, i-blow mo yun after the basic protocol, i-blow mo yung side, ano, which side na, dun sa, ano, yung lower back na sinasabi, ano, yung parang bayawang na, yung meron dito, yung sa may papunta sa may pigi, down to his leg, yun ang i-blow mo. So, pero mag-concentrate dun sa, ano, ng 15 minutes, dun mismo sa up yung may part nung lumbar vertebra yung likod. Then 15 minutes yung mismo sa then 15 minutes pababa up and down do sa kanyang thigh, leg diretso sa kanyang ano paa. Sinusulat ko. Diretso, diretso. Oh, so sinusulat ko siya para at least. I cannot trust my mind. Anyways, opo my memory. Anyway, at saka po Doc, yung last week yung tinanong ko din po yung sa may Lucena. Opo, saan binigyan, po yung ano niyo? Kasi nagbigay ako ng hindi ayaw ko kung nag-send ako sa kanya ng ano, ng message. Binigay ko yung address nung name ng doktor na pwede niyang tahan. And then meron pa din akong isang friend na he is parang meron ano actually hindi ko lumano din eh. Yung meron daw doon ano parang therapy center na parang spa ba siya or something like that. Na nag-o-offer daw ng ano kasasabi lang sa akin ng isang yung med rep ano yung medical representative na Doc, meron po palang naggaganyan sa Lucena daw doon sa ganito daw parang therapy center, sabi ko sige. Pero meron pa rin akong isang kilala na ano din siya ano naging distributor siya actually sa akin nga sana siya gustong sumama kaso merong ibang nag-introduce sa kanya so yun ang nagpuan pero sabi nga niya dahil ako nga daw ay doktor, mas gusto na sana sabi niya na tumbaga ako para if anytime. Pero ano ko din, i-text ko nitong friend ko ito, kung sakali, pwede siyang pumunta mismo, puntahan niya mismo itong si ano, yung kasi willing, mo. Opo, willing naman po siya mismo pupunta. Kaya gusto niyang malaman kung saan daw po. Hindi ko man, kasi tinaano ko nung minsan, ayaw pumasok yung message ko dun sa number niya. Ano, parang sinulat ko pa nga yung number niya. Kasi message ko po siya wala daw po siyang Erlinda yun. Magat ba yun? Erlita. Oh, Erlita. Minessage ko siya pero parang hindi umaano yung message ko. Parang ayaw umano dun sa number na yun. Katry ko na lang ulit. Sige po, thank you so much po. Salamat po. Marami pong salamat. Okay, Thank you so much, Miss. Lang po, Miss Mai. Salamat po. Thank you po. Now we're gonna proceed na po sa mga chat boxes.
So we'll make sure lang po na mabasa po natin lahat ng mga questions, no? So dire-diretso lang, Doc Alex, mabilisan lang din po yung okay. Sagot. Okay po, thank you. So meron po dito, please help me po, been blowing my mother's Bell's palsy 15 minutes at night for a month now, and she's been telling me na no improvement. And she feels more twitching and her affected eye worsen. Cannot see na daw. So tinigil ko po para di siya mabother. She's been drinking and washing her face with charged water continuously to date. So tama, ano? Stop mo muna. Stop mo muna yung pagwan sa kanya. And then observe mo muna. Ano? Observe mo muna. Kasi meron kasing Bell's palsy na talagang medyo matagal. Minsan it will take months. Meron naman mabilis. Pero spontaneously, nare-relieve kasi ano, pwedeng mag-ano siya, ano, kahit walang medication, pwedeng mag-reverse back sa normal yung kanyang, mawala yung kanyang Bell's palsy. Pero meron din naman na inaabot ng taon at meron ding pabalik-balik. Meron akong friend, ang dami niyang ilang therapist na siya. Ano, nagpa-PT na siya. Actually, yun nga lang, hindi siya nagpa-acupuncture kasi before nag-acupuncture ako. Pero nung merong Itera, nakakatamad na. Itera. Pero ano din ha, stop muna, rest muna for a while, and then mag-start ka ulit ng from yung, siyempre basic protocol dapat, ano, mag-start ka muna ulit ng 30 seconds muna per point, and then iwan mo lang ng 5 minutes lang muna. Huwag mo masyadong tagalan. So try mo muna yon, ano. Tama po. Baka nag-undergo po siya ng healing crisis din. Kaya parang feeling niya nag-worsen. Pero so tama. Konti-konti lang muna to introduce the frequency. Next, Doc, is another concern po. May patient po ako. Both legs are weak. Nakakalakad po siya pero walang gait before. Hindi po polio. Sa ngayon, di po siya nakakalakad ng walang striker frame for 9 months na po. Ang blowing po ba ay 15 minutes per leg or 15 minutes na both legs? 3 weeks, okay. Once a day na po siya, okay. Under Itera care. Sige. Most likely kasi ang problema niyan, nasa spine. Ano? Kaya ang dapat, ang i-concentrate mo ng pagbo-blow, spine. Kasi yung nerves natin nagko-control. Although, siyempre, sa brain, ano? Pero pagdating kasi sa spine, parang natong yung sciatica, di ba? Bawat vertebra, merong lumalabas na nerve yun. So pag naiipit yun, or let's say nagkaroon, di ba siya nagkaroon ng aksidente, nagkaroon ba siya nung tinatawag na tawag dito, yung disc niya ay yung nag-protrude na, ano, herniation na sinasabi, maiipit yung litid niya. So dapat unang-una ma-assess siya ng isang neurologist para makita. And then kasi kung iboblow mo lang yung affected, yung kanyang binte, walang masyadong magiging effect. Dapat, okay, kung hindi naman alam, usually kasi pag yung mga lower, ano na yan, mga lumbar na ang pan. So yung lower back, ang mag-concentrate ka ng 15 minutes. Yung lower back lang, ano, ayan din. Tapos yung bawat leg na, yung bawat leg niya, left and right, 5 minutes din lang. Pero doon ka mag-concentrate sa 5 minutes, then gradually increase mo hanggang maka 15 minutes yung kanya. Pero mag-concentrate ka sa spine, lower back, kasi most likely yun ang affected. Hindi basta yung legs lang, walang masya. Para yan din yung nabanggit ko tungkol sa stroke, di ba? Kung halimbawa, kayo na nga sinasabi ko, therapy yung affected niya. Eh kung hindi mo ite-therapy o hindi mo, let's say, kung may sa stroke, naapektuhan yung brain, kung hindi mo siya hayaan mag-regenerate ulit yung brain cells niya, eh di wala rin magkocontrol ng kanyang extremities, magmo-motor function ng kanyang extremities. So ganun yun. Ah, okay. So yung control po, Doc, nasa lumbar. Sa legs. Yung legs niya, okay. Lumbar vertebra nagko-control kaya doon mo kasi, pero kung mapupunta ka sa neurosurgeon, most likely, or orthopedic surgeon, most likely ipa-MRI. So para makita ba talagang ma-locate
kung saan ba may problema. And then, siyempre, iba ang approach ng orthopedic surgeon, neurosurgeon, iba. So, na pwede namang magawa o makatulong ang iTerre. I will not say na magagaling siya or ano, pero marirelieve yung pain niya pag gumamit siya ng iTerre. And later on, baka makalakad. Kasi parang sa mga pasyente kong stroke, ano, kanina nga, yung pasyente kong isa, ano, yung layo-layo ng bahay, ano, 2 hours away mula sa amin. And then, pag pupunta siya sa amin, nanghihiram pa siya ng, yung, ano mo, sa amin, yung parang service, parang ambulance, ano. Eh, sabi ko, paano kayo masyado? Pero sabi nung pasyente, nakatatlong sessions lang yan. Sabi niya, malaki daw improvement niya, malaki improvement. Sabi, wow. Tutuwa naman ako kahit na ang dalang-dalang. And then, ito nga pala, ano, actually, yung nabanggit ko ba sa inyo, no, na yung may headache siya, na sabi ko, pa-CT scan ka, ang gusto ng neurologist is, ipaano na siya, pa-opera, ano. Alam mo, nakailang balik siya sa akin, so, bumunta na sa isang neurologist, ano, then nagpa-CT scan, sabi ng neurologist, ba, ang ganda ah, na lumiliit yung blood clot daw niya. Oh, sabi, ato. Sabi ko, anyway, sabi, ito document ko yon, ano, yes. Na siya yung mayroong, from yung time na siya na CT scan, walang intervention sa kanyang ginawa. Wow. Ni wala nga akong gamot na binibigay sa kanya. iTerre lang, pero tignan mo, ano, lumiit daw yung blood clot niya sa labi, yung hemorrhage niya. Wow. Amazing. That's an amazing testimony. Maraming salamat. O, Doc, pwede po muna kayong uminom ng tubig kasi para sa yes. akin yung question. Mama, if yung glass crystal tube po, meron little crack, pero intact pa rin. Do I have to return it sa stockist? Pwede po ninyo pa rin gamitin, ano? Kasi kapag ni-return nyo po yan at pinalitan, may bayad po yan, 5,000 pesos. So kung intact pa naman po, pwede nyo pa rin po yan siyang gamitin. As long as ma-make sure nyo po na hindi siya mababagsak ulit. Alright? So yung blue light po natin is meron po ba UV light? Ang blue light, yung light po na lumalabas, yung blue na light na lumalabas doon is not a blue light po. Yung lumalabas po sa iTerre Care device natin is just an ordinary light para lang po i-direct, guide lang po siya kung nasaan po yung heat at saka yung blowing of air. So wala po yan siyang UV light or blue light whatsoever po. Alright, so yes. Ayan, nakainom na po ba kayo ng tubig, Doc? Yes. Charge water iniinom ko. Kasi yung water. Aking Wonder Flask 7 ay nasa clinic. So pag ako'y nasa clinic, yun ang doon ko nilalagyan ng tubig at yun ang iniinom ko. Yes. Ayan, ito, pero charge water ito. Mag-charge ng water. Mag-charge ng water kung walang 7 Wonders. Ayan, Doc, next. Is it advisable for use sa patient na may brain tumor and is having seizure? Pwede naman, pwede. Pwede yung maano. Kasi meron tayong isang actually friend kasama, nakasama natin siya nung sa ating sa Malaysia. Siya yung, sabi nga niya, siya yung may brain tumor and then yung iTerre ang nakatulong sa kanya. Parang nag-deteriorate na siya. So nang nag-iTerre siya, dun pa. Back to normal ang life niya. Akala noon, sabi nga niya, parang, parang that's the end of sa kanya ng ano eh. Pero, kasi parang hopeless na rin siya eh. Kung ano na, parang nag-chemotherapy na siya, nag-undergo ng surgery siya. Eh wala, parang nag-deteriorate. So, luckily, sabi nga, may nag-introduce sa kanya ng iTerre. Doon lang nag-improve. Nakasama na natin siya sa Malaysia. Yes, kasama natin siya. Oh. Wow, talaga siya po. Siya nga yung unang nag-approach sa akin noon eh. Mula sa airport pa lang sa Manila, nalapitan na sa akin, Dok. Tapos isa, Dok, ako po yung ganun-ganun na. Ako po yung nagkaroon ng brain tumor, inoperahan, and then because of iTerre, sabi ko, kumusta ka na ngayon? Back to normal na po. Nakakapag-work na po li ako. Wow. Yan nga po, no. Ang number one po na ibibigay sa atin ito is hope. Yung mga yes. hopeless na, no, nagkakaroon po ng hope because of iTerre Care. Anyway, Doc, next po, paano daw po i-blow sa frozen shoulder? Boy, madali lang yan. I-blow mo lang yung, kasi alam mo, ang frozen shoulder, although most of the time, ang parang naging andyan is tendinitis, capsulitis. Yan, kaya nabanggit nga ni Sir Rudolph kanina, ano,
puro inflammation. Kaya pag ganito, ha, trivia lang to. Pag ang isang ang nakita mo ang isang condition o sakit, may itis ang huli, ibig sabihin nun inflammation. Yan. Tendinitis, capsulitis, ano, bursitis. At magaling ang itera care dyan. Yes. Pag itera care, Diyos ko po. Wow. Sisiu yan, sisiu yan. So, blow mo lang doon sa area. Ano? Kasi ang ako sa akin, ha, ang assessment ko, yung karamihan may frozen shoulder, hindi lang naman mismo yung shoulder ang may ang apektado. Yung muscles, kaya ang tawag ko dyan is myofascial pain syndrome or yung local term is lamig. Yung lamig, ano, di ba? Ang lamig galing lang pala. Niyan, ano, lamig yun. Okay. Iboblo mo yung buong ito mo. Include mo yung shoulders. Hindi lang yung shoulder joint. Yung mismong ano mo. Yung balikat ba? Ano? Kasi may muscle dyan, yung trapezius muscle. Yun yung nag-i-spasm. Kaya minsan, pag frozen shoulder, hindi mo na siya maitaas. Ano? So, ganun yun. Okay. Yes, sa case po ni Rudolph, yung husband ko, yung frozen shoulder niya po, I think mas nakatulong kasi pati po yung under, yung sa armpit po, sa kilikili, doon po siya being lower din. Kasi parang part po yun eh. Tapos front and back. So, ang bilis lang po sa kanya, 2 sessions lang po yung kanyang frozen shoulder. And then, Doc, how about tuberculosis? Ilang number of minutes daw po and frequency? Tuberculosis, sige. Pero dapat is under treatment siya, ha? 15 minutes sa chest, pareho ha, yung ano. Although, ang tuberculosis naman kasi pag minsan, left or right lang. Pero ako, mas advice ko, dapat parehong chest ang iboblow. Total din, paikutin mo na lang around the chest, mang 15 minutes, 2 times a day. Hindi, kasi pag minsan sa x-ray, sasabihin, yun lang left side lang or right side lang. Mas mabuti parehas kasi kumakalat yan eh. Sa ano, kumakalat. So dapat, minsan, hindi na detect yan sa x-ray. Meron akong isang pasyente na nakailang x-ray siya. Bakit sabi ko? Pero namamayat siya. Hindi namin makita. Ano? Alam mo, pina-CT scan. Pagdating sa CT scan, yung kanya palang tuberculosis, kalat na. Yung tawag namin miliary. So x-ray, parang malilit na ano lang siya. That, kaya parang di. Pero sa CT scan, nung makita ko yung CT scan, grabe pala. Talagang buong, yung dalawang lungs niya ang affected. Kasi pag sa x-ray, ituturo lang ng x-ray ang affected is either left or right. Or pag minsan, parehong meron. Pero mas mabuti, parehas na. And then, of course, ang spine. Napaka-importante ng spine. Okay. So, dapat po talaga dalawang both lungs, yes, po both lungs ang pag-lower natin. All right. Okay, Doc, nakalimutan daw niya i-ask yung sa colon cancer dialysis patient kung once or twice a day po ba ang advice niyo na pag-blow? Twice a day. Basta as long as you do not exceed yung 2 hours in a day. Excuse me? 25% na lang daw po ang natitira sa liver na functional. Pwede pa ba mag-regenerate? Medyo ano. Pero just try it. Just blow it. Sabi nga, just blow it. Don't lose hope. Just blow it. Tama, wala naman pong mawawala. Eh. Oh, yes. Kapag nag-blower. No, kasi dapat okay. Yan, liver transplant na kung tutusin. Kaya nga. Transplant. Liver transplant, then you just do everything. Just blow and blow, yes, and blow. Mm-hmm. Alright, so next, Doc, pwede pa daw po bang humabol? Yes, pwede pa. May neuropathy po kasi sa paa at kamay po. Namamanhid daw pero walang mabigay na gamot ang mga doktor. Puro pain reliever lang. Yes, oo. Ang tawag nga si natin dyan, din neuropathic pain. Ano? Pag neuropathic pain, yun yung binibigyan ng mga pregabalin, pinsan binibigyan ng steroids. Siyempre, lagi may pain reliever, pero mas ang problema nga, pag minsan, hindi makita kung ano ang cause. So, yung mga binibigyan na vitamin B complex, parang ako, ang experience ko, yung mga vitamin B complex, pagdating sa ganyan, hindi rin masyadong effective. Although yung iba naging steroid na, o hindi naman pwedeng long-term gagamit ng steroid because of side effects. Yung pregabalin naman, ang side effect naman noon, pag medyo, let's say,
mga 150 milligrams na kasi usually 50 or 75. Pero pag 150 na, naaantok man yung pasyente, nag-grow sila, side effect. No? Kasi neuropathy, ano yan, ibig sabihin nun ay nawawala na ng panyong, ano, parang inflammation na rin ng nerves. So magaling ang Itera sa ganyan. Supplement, ano, tawag dito, take mo pa rin yung kanyang, yung binigay ng doktor, ano, pero Itera nyo, makakatulong ng malaki ang Itera. Mawala yung mga pangingimi, kasi ako ganun eh, pag ilang doktor na pinuntahan ng pasyente, tagal na umiinom nung, let's say, sasabihin ka ito, ah, sige, Itera kita po, pa-Itera ka. Then, pag pinakumusta, pagbalik ulit sa akin sa consultation, ay, Dok, salamat po, ang laki po nang naitulong. Wow. Pero, oh, hindi ko pinapa-stop yung medication nila. Tinutulungan ko lang sila na paggamitin ng Itera. At pag pinababalik ko ulit. Wow, that's good po. So, next, Doc, is fibromyalgia. Fibromyalgia kasi inflammation yun ng muscles at saka yung ano tawag dito, ano, mga fascia, ganun. So, ang fibromyalgia kasi all over yan, ano, all over yan, ha? So, basic protocol na pa-important dyan. Gawin mo 30 minutes sa basic protocol. And then, spine. Then, i-ano mo lang, yung part na masasakit. Yan. I-blow mo lang yung extremities mo, yung binti mo. Kung na. Kasi pag sa aming fibromyalgia, almost, ano, meron niyang sinasabi kasi na, ano, meron niyang criteria, ano, halimbawa, ito masakit ito mo, ah, fibromyalgia yan. And nun, usually, ang fibromyalgia kasi, stress din ang cause din yan, ano, stress, ha. So, pero ang Itera, napakagaling din yan. So, pero basic protocol, kasi sa basic protocol pa lang, yung mga chakra points mo, energy centers, yung meridians mo na ano na siya, na stimulate na. And then isa, di ba, principle kasi ng traditional Chinese medicine, pag daw may sumasakit, nababarahan yung energy, hindi nagpo-flow. So, pag ginamitan mo siya ng Itera, mag-circulate ulit yung energy niya. Mawawala yung masasakit. Yeah. Tama. Parang traffic lang, Doc, ano? Yes. Oh. Kaya may clogging. Ayun. Yes, so, oh. Ayan, Doc, next. Na-diagnose daw po ng mabilis ang tibok ng puso, binigyan ng gamot na pampakalma ng pagtibok at pampalabnaw ng dugo. Paano gagamitin ang Itera? Pwede ba i-direct blow sa heart? Yes, pwede. Ano? So, ibig sabihin nun, ay kung bumibilis, ang tawag ng tachycardia. So, bibigyan siya ng, ano naman kasi yan eh, parang magka, ano yun, parang sabi natin, magkatambal na. Pag binigyan ka ng either kung ano man, lagi yan maibibigay na blood thinners, kung tawagin, either clopidogrel or yung aspirin, although bihira na bigyan kasi ngayon ng warfarin, ano. Pero isang magandang natural na binibigay ko na pang ano is omega 3 or garlic oil. Ano yun ang magandang natural na hindi synthetic. Garlic oil blood or omega 3. Po. Blood thinner. Siya maganda siya. Ano? Although yung nagtanong na kasi nung una, pag daw gumamit ba ng Itera Care, gumagamit ka ng colon, ng blood thinners, lalo bang lilinaw ang dugo mo? Hindi. Magaganda lang ang circulation mo. Magkakaroon ka ng vasodilation. So, yung pag nagkaroon ng vasodilation, hindi na mahihirapan yung puso mo na mag-pump. Ano? So, yun ang kwan. So, tawag dito, marirelax na yung puso mo. Yung Itera, doon mo lang itapat sa puso mo. Ano? Pero basic protocol, ha? Don't forget, ano? Laging yung basic protocol. Kahit mga, yung 5 minutes lang, ano? Pwede na yun eh. Yung total ng basic protocol, okay na yun. Sa heart, concentrate sa heart. Tama. Ang basic protocol po kasi is like warming up. Yes. Ah, okay. So, Doc, pwede daw po bang gamitin ito sa isang nag-undergo ng brain surgery? Nag-undergo na din ng patient ng chemo and radiation? Yes, pwede po. Pwede po. Yes, ilang minutes daw po? And need pa ba i-consult muna sa neurosurgeon? Ah, hindi. Siyempre, hindi naman na ang neurosurgeon. Unless yung neurosurgeon ay gumagamit or naniniwala sa Itera. Siyempre, sasabihin niya noon, mga doktor, skeptical pagdating sa ganyan. Okay. Or maybe, sasabihin niya, wag na. Baka lalong, gano'n lang. Pero pwede mong gamitin, ha? Pwedeng gamitin. Yes.
Okay, so how about sa isang may spondylosis daw po? Saan ipo-focus yung device? Kasi ang spondylosis, nasaan yan sa vertebra? Ano? So depende kung saan ang area. Pwedeng cervical spondylosis, lumbar, or thoracic vertebra. Ganun. So siguro meron ka namang x-ray or CT scan o MRI nakalagay naman doon kung anong part ng vertebra mo ang affected. So i-blow, kung hindi naman, at ano, di i-blow mo yung buong spine mo ng 15 minutes. Yes. Okay, so okay. Next is meron daw, safe daw po ba i-blow ang tahi ng CS operation? Nangati po kasi sa loob after i-blow ng 5 minutes. 9 years na po ang operation. Okay, pwedeng-pwede. Hindi na 'yun gawa nung taga siguro na inita ng konti ng ngati. Okay lang 'yun. No problem with that. Kasi nagse-cesarean na ako, ano. Kaya alam kong walang magiging. Although minsan ang ginagamit kasi may mga sinasabing non-absorbable. Ibig sabihin nung non-absorbable, hindi siya basta-basta natutunaw na tinatawag. Although 'yun ay sa ano. Kaya pag minsan merong for cesarean na after ilang years merong lalabas na parang meron daw parang tinulid na lumalabas ano kasi yun nga yung mga non-absorbable na tinatawag hindi natunaw. So pwedeng gamitin ang iTheraCare. Masarap no po na masarap na pangkamot ang iTheraCare. So instead na scratch po pag nangangati, i-blower, di ba? Makatanggal ng kate yung init. Yes. So, kaya very effective sa mga skin diseases yan. Alright. So next, Doc, yung inoperahan sa brain aneurysm na until now, hindi pa nagigising, pwede po ba siya i-blower? Yes, pwede. Pwede. Meron tayong isang sa testimonies natin, testimonials. Diba meron isa yung pinapakita natin na nag-undergo siya ng agar aneurysm, so inoperahan siya, din ginamitan ng iTera, napabilis yung kanyang recovery. Nakakatulong ang iTera. Just like parading stroke yan, yung mga sinasabi ko, stroke. Kasi ang aneurysm, ibig sabihin, may pumutok na blood vessel sa kanyang utak. And it depends kung gaano karami ang blood na nag-accumulate sa brain niya. Kasi kung sobrang, although ang purpose ng surgery sa aneurysm is siyempre i-clip, i-aalis, kasi meron ako dating nakipag sa akin yan na yun ang, although hindi ko na na-follow up, alam mo ba mayon, yung nag-ano sa akin na sila, yung parang ina-advise sila mag-undergo ng itong procedure kasi may aneurysm. Pero sabi ko, sige, ang una, kasi napakamahal daw nung procedure. Although hindi ako masyadong familiar, pero parang merong i-insert. Ang ando nila, siyempre wala silang financial capability. So sabi ko, total, kayo na rin nagsabi na hindi nyo rin kaya na magpa-opera. I-iteracare nyo. Alam mo, hindi siya inoperahan. Dati parang yung father ba niya o niya. Walang malay. Nagkamalay. Kumain na. Wow. And after that, wala, hindi ko na na-follow up. Siguro most likely, magaling na, kaya po hindi na bumalik sa inyo. Oo. Hindi, yun na dito sa natin, nag-ano sa akin, sa atin, sa chat. Sa chat, alright. Parang nakikipag-ano sa akin, parang hininga yung messenger. Tapos, parang sila, dahil nga gano'n ang condition. Wow. Nag-improve na. Kumain na daw. Nawala na daw yung ganito. Sabi ko, hindi ko na lang maalala. Hindi na nag-follow up sa akin yun. Pero pagdating po sa aneurysm, really proven po kasi di ba po yung pinapakita natin dun sa testimony na 4 million na yung nagastos, no? And then, for the first 4 days na binoblower, walang effect. Pero on the 5th day, bigla nang tumayo. So talaga pong proven po na nakakatulong po siya sa merong aneurysm. Alright, Doc, meron po ditong testimony. iTheraCare really is amazing. I just want to read this. Ako na po magsasabi, yes, I am a nurse, midwife, therapist na si iTheraCare ay may napagaling na rin sa akin mismo in 1 week time lang. Imagine, GERD, for how many years nagawa lang ni iTheraCare in 1 week.
I'm the one handling din po ng 4-year-old na bedridden patient diagnosed with subacute sclerosing panencephalitis. 3 sessions pa lang po kami may improvement na. Wow! So, really, it works. So, 5-star din talaga sa inflammation CI TheraCare. Alright, para po sa mga humihingi ng recording, just make sure lang po na type niyo po sa chat box ang inyo po mga email addresses. Is it okay to blow warm or hot water po? Is it okay to blow warm or hot water daw po? Yes. Yung iba preferred nila is hot water. Sa akin is yung ordinaryong tap ano, water. Tap water or yung yes. Actually yung iba kasi hindi advice ng tap water kasi depende sa system ninyo. So kami gumagamit kami ng filtration, yung simpleng filter lang ano. Yes. Kasi nga sabi nga natin daw pag ang tubig ay either distilled or is it yung purified, wala nang minerals. So mas maganda ang tubig na ininom natin ay may minerals. Kaya yung iba mini-mineralize pa yung tubig nila. Ano? Okay. Yung may nakita ko kanina sa chat box, okay lang ba i-itera yung coffee? Pwede po. Pwede. Lapo, lahat tapos ng minom, pwede. Lahat ng kinakain, pwede rin po. Yes, pwede po. Pwede po. Opo. Yes. Ayun. Doc, okay lang po ba continuous blowing of itera for 1.5 to 2 hours? Pag napasarap ng blower, kasi yun lang available time. Dire-diretso? As long as hindi po humihinto yung ano, yeah. Yung device nito. Yes. Kaya lang, edi, ang risk mo naman doon, baka mamaya mag-overheat. Mag-overheat, yes. Yes, oo. Okay. Pero pwede kung kakayanin ng device. Baka naman po low heat lang. Or baka pro ang gamit mo. O baka naman pro, diba? Sige, pro. Yan. Tama. Doktora, meron bang side effects sa sobrang paggamit? Say, maging brittle ang mga bones, if brittle na ang bones, hindi ba mag-produce ng good stem cell? Hindi naman, hindi. Hindi naman magiging brittle ang bones mo. Hindi ko naman sasabihin na ganun ba kainit yon para mag-produce ng hindi. Ang bone naman natin, napakatigas yan. Hindi yan basta-basta. Di ba? Misan nga, kita mo sa ano, tawag dito. Kasi pag nag-o-opera kami na ano, nagkakaroon kami ng implant. Diyos ko po, ang ginagamit namin lagari dyan, tagang matigas bago mo maano. Kaya hindi basta-basta mag-aano. With just a use of iTheraCare. Yes. Ina-activate niya lang po yung stem cell. Mm-hmm. Hindi niya po pinapabrittle ang bones. Alright. So, okay. Good PM. Meron pong question. First time ko po narinig to about sa father ko po na na-accidente noong November. Ulo niya po ang naapektuhan. Nagkaroon po ng kalat-kalat na blood clot. Hindi naman po siya naoperahan. Pero sa ngayon po, bedridden na siya. Kita po namin, medyo malakas naman mga tuhod niya, pero hindi siya makaupo or makatayo kasi nga apektado yung brain niya. Pwede po kaya namin itry ang product niyo para sa father ko? Yes, pwedeng pwede. Ano, parang stroke din yan. So sabi ko nga, ako, ang experience ko pagdating sa stroke, napakaganda. Ang laging problema lang sa akin kasi yung loss to follow up. Kasi pag gumanda na ang pakiramdam nila, ay di hindi na. Pero from time to time, alam nyo, dadating sa akin, sasabihin nila, ay kaya po kami nagpunta rito, ay gawa po ng napagaling nyo daw po yung aming kakilala. Siya po ang nag-refer. Doon kayo pumunta kay Dr. Ibay. Yun ang magpapagaling sa inyo. Ako natutuwa doon. Dahil sabi ko, ay kumusta ko? Ay nasaan na po yung sina? Ay yun po, ay dati hindi makalakad. Hindi po. Ay ngayon po. Nagtatanim na ulit. Kasi sa baryo yan. Ano. Ay nakakapagtanim na po ulit. Nakakaakit na po ulit sa kalabaw. Sabi ko, nakakasampa na po ulit sa kalabaw. Wow. Nakakapangawit po ng nyug. Wow. So back to normal daw. Yes. Ang maganda po nun, Dok. Ang maganda po nun, Dok, kahit po hindi nakakabalik sa inyo kasi gumaling na, nagre-refer na. Yes, kaya po, iba na yung nakikita ninyo. Yeah, oo. Kaya ang dami kong pasyenteng
yung dadating doon na stroke. Sabi ko, bakit kayo dito pumunta? Parang gano'n. Eh, yun pong kakilala namin. Ni-refer po kayo eh. Kayo daw po nakapagpagaling. Salamat ka po. Alright. Meron pa pong question, Doc. Sleep paralysis daw po. Pwede ba iTera? Sleep paralysis. Sleep paralysis. Pantulog po. Paralysis. Baka sleep up niya. Hindi kaya ganun. Baka po. Sleep paralysis. Sleep bakit paralysis sabihin, po yung tawag. I'm not familiar. Ano. Pero kung baga, ang problema is yung ano, di ang i-blow ay ito, yung head. Unless na may hypertension siya. 5 minutes, front forehead, top, 5 minutes, back. Yun na lang. Alright. Kasi nagkocontrol lang pagtulog natin is ang brain pa rin, di ba? Nandun pa rin ang kocontrol niyan. Yes po. Okay. Next one is afflicted with axial spondyloarthritis, experiencing pain all over the body, unable to make body movements without feeling pain. Also, both hip replaced. So, dito mag-search sa ano, yung spine. Spondyloarthritis daw po. Atlas. Ang atlas kasi ito yung part nung yung first ano cervical vertebra. Yun. Kaya doon siguro spondylosis parang nagkakaroon ng naiipit na nerve. So doon lang sa part. Sa may batok lang. Doc? 5-10 hanggang 15 minutes 2 times a day. Hanggang sa magkaroon ng improvement. Okay. Where to blow po yung multiple sclerosis? Ay, sa brain yan, sa brain. Kasi ang brain pa rin ang nag-ano niyan, ano? Sa brain, yung ito, forehead, top. Okay. Neurological, neurodegenerative disorder kasi yun. Although, ang multiple sclerosis up to now, wala silang definite na, kumbaga, etiology, kung anong cause. Kaya, hanggang ngayon, puro experimental pa rin ang treatment sa multiple sclerosis. Pero, try nyo ang iTera, makakatulog. Kasi meron akong isang pasyente nun, ang kanyang dinadaing lagi, yung low back niya. Ano? So, muna binigyan ko siya ng pain relievers, steroid. And then, after some time, nawala siya, lost to follow-up. Then, siya pala nagpa-check up sa isang neurosurgeon, neurologist. E di, sinitiscan siya, parang MRI. Sa MRI nakita, mayroon siyang, multiple sclerosis. Ginawa ko dun sa kanya, kung alin yung sumasakit sa kanya, yun ang binlo ko. Tawa na Diyos, nakatulong naman ako. Hindi ko sinabing nawala yung multiple sclerosis. Pero yung pain na nararamdaman niya, na ano, kasi pag multiple sclerosis, minsan may pain, minsan parang yung bang hinang-hina sila. Try nyo ang iTera kayo, makakatulong. Correct. Just to relieve the pain, ano po. Okay, yes. Doc, which part daw po ang body to blow kung tinnitus? Tinnitus. Okay. Ang isang pwede mong gawin, aside from, yung pong iba-blower mo, yung tainga. Siguro mga 6 to 8 inches away, masyadong mainit yan. So, tinnitus kasi, ang problem niya, nasa na middle ear, inner ear. So, yung tinnitus yung parang may nakuliling sa tainga, ringing yon. Ang joke lang. ang gamot daw dun eh, pag naringing eh, hello. Kasi nagre-ring yung ears. Nagre-ring ka. Sagutin mo. Para, ganito. So, i-blow mo yung both sides of the ear. Siguro mga 5 hanggang 10 minutes. And then, pwede mong i-press ito. Yung just, before yung, ito lang tayo, yung ano ng joint, yung ating tempora mandibular joint. Pag nanguya, di ba may nakibo yun, i-press mo yun. Pwede yun. Yan ha. Press mo ng 5 minutes. Kabila. Sabayin mo na. Ako pressure yun. Pwede makakatulong yun. Aside from yung paggamit ng iTera. Okay, yes. Sa na-stroke daw po, left hand at left leg, mahirap igalaw at ilakad. Saan dapat tutukan ng iTera care? Okay, so ibig sabihin, right side of the brain ang naapektuhan. So next time, didi-discuss natin yan. So, unti-unti. So yung right side of, kung left ang naapektuhan sa kanya, yun ang paralyze sa kanya, hindi makakibo. Ibig sabihin, it's the opposite side ng brain.
So kung left side ang hindi niya maikibo, yung right side ng brain niya, doon nagkaroon ng ano. So iboblow mo din yung head, 5 minutes hanggang 10 minutes. Tapos ito ang tagalan mo, yung affected area. Pwedeng 15, bawat extremity 15, 15 din yun. Okay. I think ito na po yung last. How about yung breast cancer patient po na nag-undergo ng surgery? Mm-hmm. So yung, siyempre, the basic protocol, then spine, at tapos yung affected breast. Okay. Meron pa pala ang last. Pwede po ba ito sa may dextroscoliosis? Saan daw po ito i-blow? Okay, so ibig sabihin ng dextroscoliosis, yung scoliosis niya, dextro papunta sa kanan, papunta sa right. Kasi nung isang araw lang, nag-medical ako kailangan nila sa kanilang pag-enter sa college, meron ako siyang nakita na meron siyang dextroscoliosis. Sabi ko, buti na lang. Hello? Yes? Okay ba? Yes po, yes, Doc. Go ahead. Okay, sige. So, nung makita ko yung kanya, tapos yung kanyang x-ray, so sabi ko talagang ito'y dextro. Ang sabihin kasi noon, yung spine natin dapat diretso. So, pag dextro, ibig sabihin noon, kumikiling siya kasi ang bata-bata pa niya, kitang-kita agad eh. Pag pinatalikod mo siya, tsaka sa x-ray, kitang-kita. So, ang magagawa ng kandiyan, kasi parang alam mo ang scoliosis, hereditary, genetic. Kaya it runs in the family. So, dapat una ay di mapacheck yan sa orthopedic surgeon. Kasi titignan kung ano na yung kanyang grade nung kanyang scoliosis. And then, i-ano mo lang yung spine niya. Maaring kanyan, maaring... may mga si Sima yata, 'di ba? Ikaw ay may personal kang sa scoliosis. Makakatulong ang unang-una kasi pag may scoliosis ka, laging masakit ang likod mo, So at least marirelieve din. Tiyagain mo in time, pwedeng dumiretso ulit yung spine. Yes, apo, tama. It's a good, very good pain reliever. Marami po kaming mga testimonials na dumidiretso po talaga yung sa spine. Yung tailbone nga actually, may picture pa yun. Ayun. Doc, madami pang humahabol pa, pero talaga pong last two. Okay lang. Abutin pa rin. 10:20. Kasi medyo na tayo, na-delay tayo ng 10:30. No? Anyway, Doc, pwede po bang i-blow ang eyes with lens implant with low frequency lang daw po? Hindi rin. Kahit na low frequency, hindi okay, pa rin. Basta po merong implant, yes, sa eyes. No? Okay. Hindi pa rin. Hemorrhagic stroke survivor, 9 years, left side affected, very spastic. How long to blow and how many session po per day? Left side ang yung extremity niya, spastic. O di, okay. Yung right side ng brain ang i-blow. How long? 5 to 10 minutes. Kapag sa head, 5 to 10 minutes, okay? Pero yung affected limb, prime mong 15 minutes. Okay. How many sessions daw po per day? At least 2. 2 sessions. Kasi, two sessions lang. All right. Recurring UTI, Doc, saan daw po i-blow? UTI. Kasi nga, ang UTI, okay, dalawa, pwedeng upper or lower. Ngayon, kasi kung ikaw ay may recurrent UTI na chronic recurrent UTI, dapat kasi balik ka sa doktor mo. It's either may prong kang resistant yung iyong antibiotic na binibigay sa iyo. Alam naman ng doktor mo yan, ha, kasi inaano natin ang urinary tract infection is either acute and complicated cystitis. Yun yung one. Pero pag more than in a 6 months time, naka 4 or more kang ng UTI, 4 na beses ka nagka UTI. Una, baka ikaw ay resistant ka sa antibiotic. Kaya binibigyan ng antibiotic sa iyo, baka hindi effective yun. So una, gagawin sa iyo, magkukulture and sensitivity ka. Yung ipapadala sa laboratory. Pangalawa, kinakailangan magpa-ultrasound ka. Kasi baka meron kang urinary stone. Baka merong focus ng infection dun sa iyong kidney or sa iyong bladder. Kaya paulit-ulit yung kan mo. And then, last and tuntragang kailangan, i-refer ka sa isang urologist kasi may mga studies na gagawin. Baka yung iyong urethra, yung dinadaan ng ihi mo, baka nagbabara. Kaya
hindi mo na ilalabas maigi ang ihi mo. May naiipon, may naiiwan. Kaya yun ang magiging focus uli o magiging alulit na panggagalingan uli ng infection. So, pero kung sa itera, edi kasi hindi nga natin alam kung nasaan ang iyong part. Edi blow mo ang iyong lower back 15 minutes and then yung puson mo, yung puson, 15 minutes din. Then, magpa-check up ka, ha? Okay. Kasi ibig sabihin, may ano na yun. Hindi na kasi kung simpleng ano lang, infection, isang gamit mong itera, tanggal yan. Tutusin. Tama po. Kasi ako po, nagkaroon ako ng case ng recurring UTI. Chinek po yung antibiotic ko. Tapos, pina-urinary, basta may ginawa pong test yung doctor para po ma-identify yung cause bakit paulit-ulit ng yung UTI. And it turned out na merong bacteria na kapag nagpupupo yata, no, since babae, dumidiretso doon, parang gano'n, na apektuhan. So, yun po yung lumabas na bacteria doon. Kaya po paulit-ulit siya. Kaya po importante na talaga pong magpa-check up dun sa doctor tapos para po ma-lab test din po. May tawag po dun doc, ano, yung test doon sa ano sa urine. Ayun. A culture and sensitivity. Ayan, culture. Yan, culture. Tama po. Ayun. Alright, Dex doc. Ha? Asthma po. 2 years na pong, 2 years old may asthma, saan dapat tutukan? So i-blow mo ang sa nose, ano, and then at least 5 minutes sa nose, tapos 5 minutes bawat ano, bawat lang, kasi ano pa lang, bata pa lang, pwede na yon. Ayun. So yay, si Miss Joy Escalante, bagong gising daw po from Hawaii. Good morning po sa inyo. Good morning. Ayan, so that's yes, the last. Oo, siya yung nag ano, sinend ko sa kanya yung link. All right. Tinit ko sa kanya link. Okay, nag-message sa akin siya. Okay, that's good po. So, ayan. So, sige, I hope na address na po natin lahat ng mga questions. Yay! Thank you so much, Doc. Maraming salamat po sa inyong tiyaga at pasensya. And of course, sa napakagaling niyo pong explanation. Okay, so may konting parting words lang ako. So, gawin natin. So, okay. God has given us ng katawan na can heal itself. The problem is inaabuso natin ang katawan natin. Ano? So we try to be holistic. Okay? So inaabuso natin ang ating katawan. So kaya tayo nagkakaroon ng sakit. Sabi nga, you are what you eat. You are what you eat. Ano? Okay. So pag inaabuso natin ang katawan natin, sobrang pagkain, kasi ang katawan daw natin dapat nire-rest natin kahit yung pagkain. Kasi tayo eh, like Pilipino, gusto nating kumakain. Okay. But the good news is, meron tayong itera, ano, na siya ng kumbaga sabihin ay tagang God is so good to us na yun ang, di ba, sabi nga natin, God-given. Di ba, nung una sabi natin, itera is God-given. So at least meron tayong, ano ha, tutulungan yung katawan natin to heal itself. So sabi nga natin, itera care is not a medical device, pero siya ay malaki ang maitutulong pagdating sa health. Health is wealth. Okay. Good evening po sa inyo lahat. Maraming salamat po for that, Doc. And yes, we believe po that Itera Care is an instrument, no? Ito po yung pinadala sa atin ni Lord to answer our prayers, especially dun po sa mga hopeless cases na at hindi talaga kaya po magpa-opera or wala pong capability na mag-undergo ng mga medical surgeries po. So yes, we thank God for this and let's just use it. Let's blow it. Okay? Let's blow it. Just blow it. All right? Let's blow it. Yun lang ating slogan. Yes, apo. Maraming salamat everyone. We have to say goodbye now. Maraming salamat po for staying. We are still 100 strong in this room. Wow. Yes, maraming salamat po. See you next week. Good night, okay, everyone. See you next week. God bless. Good night. Bye-bye. Okay. Bye-bye.